akin mamaya, and I'll see to it. Talagang naghahanda po ako na mailayhan ko ang bawat isa sa inyo. Nais ko po na maranasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang nagpapagaling, ako lamang po ang magpapatong ng kamay, ang Panginoon ang magpapagaling. Kailangan magkasundo po tayo dito, ang Panginoon ang magpapagaling. Amen? Purihin ng Panginoon. At meron po tayo diyang mga nurses, pakitayo nga yung ating mga volunteer na nurse. Sige nga po, tayo nga po yung mga nurses natin na sila po ang nakaabang sa atin. Asan yung mga volunteer nurses natin? Nasa likod. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan, palakpakan natin itong mga volunteers natin. At may doktora tayo, si Doktora Fe. Pakitayo nga, doktora. Alam niya yung aking binabasa eh. Si doktora. Si Doktora Sarina. Doktora Sarina, pakitayo. Ayan po, yung ating floor director. At si Doktora Fe. Doktora Fe. Pakitayo na sige para ang Diyos ay maluwalhati. Ayan po, mahusay na doktor po yan. Mahihiyain lang dahil siya doktor. Amen. Hindi po niya ipinagmamalaki siya doktor, pero siya po'y ginagamit ng Panginoon. At laging tandaan po natin, lahat po tayo ay kailangan ng kagalingan. Amen po ba? Lahat po tayo ay kailangan natin ng Diyos 24 oras. Amen po ba? Amen! Purihin ng Panginoon. So, osteoarthritis, paratypoid fever, Parkinson's disease, pelvic inflammatory disease, peritonitis, periodontal disease, pertussis, pineal ketomoria, ang hirap basahin, psoriasis rosea. So, kung titingnan po natin, sa dami po nito, eh, baka maubos ang oras natin, pero lahat po ng sakit ay may kagalingan. Amen po ba? Ang imposible sa tao ay posible sa iyo. Amen? So, ang imposible sa tao ay posible sa iyo dahil hindi ka pangkaraniwang tao. Amen po ba? Bakit hindi ka pangkaraniwan? Dahil ikay naririto at naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. To them that believe, nothing will be impossible. Sasabihin mo, posible sa akin ang imposible. Amen. Ang ibinigay ng Diyos, gamitin mo. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, simpleng-simple lamang ang mensahe. Sino po dito ang may sakit? At lahat na narito ay merong kagalingang kailangan. Simple lamang po ang mensahe. Jesus touch you, or you touch Jesus. Kaya habang ikay nakaupo, pwede kang hipuin ng Panginoon. Pero habang ikay nakaupo, pwedeng hipuin mo ang Panginoon. Ang bulag na lalaki ay hinawakan ng Panginoon at nakakita. Ang babae na dinudugo ng 12 taon, hinawakan ang laylayan ng baro ni Jesus at siya'y tumanggap ng kagalingan. Ang bulag na hinawakan ni Jesus ay tumanggap ng kagalingan at ang babaeng humawak sa laylayan ng baro ni Jesus ay tumanggap ng kagalingan. Lahat ng lumapit sa Panginoon ay pinagaling lahat. Ikaw ba'y naniniwala na si Jesucristo ay naririto? Ikaw ba'y naniniwala na ibig niya na ikaw ay malusog? Ang ating tatayuang lagi ay ang pangako ng Diyos. Huwag mo kalilimutan na ang pangako ng Diyos, ang mga nagtitiwala sa Kanya ay mabuhay ng 70 years. Kayo po ba'y nakaabot na sa 70 years? Wala pa. So, iilan pa ang senior. So, kung ikaw ay nasa
edad mo ngayon at ikaw ay may dinaramdam, huwag kang padadaig dun sa iyong nararamdaman sapagkat ikaw ay aabot na may kalusog at malakas ng 70 taon. Amen? At hihigit pa ron. Amen? Amen! Hallelujah! At iyong unawain, kailangang ma-enjoy mo ang kalakas at kalusugang ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino po rito ang above 80 years old? Purihin ng Panginoon, may dalwa. Meron na po ba ditong 100 taon? 90! Ayan, sino ang 90 years old po, Lola? Meron pong 90 years old? So, dito makikita po natin na totoo ang Biblia. Amen po ba? So, ating unawaing mabuti. Tinanong ko ang isang lola at ang sabi ko, gusto mo po bang mabuhay ng 100 taon? Alam mo, hindi na po siya nag-isip. Ang sabi niya, gusto ko, pero ibig ko, malinaw ang aking mata at malinaw ang aking tenga hanggang 100 taon. At pwede po itong mangyari sang-ayon sa iyong hangarin. Kaya nga po, ating uunawaing mabuti, faith will only work when you know the will of God. Ang pananalig po ay kikilos lamang kung alam mo ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi alam ng tao ang kalooban ng Diyos, wala siyang pananaligan. Alam niyo ba na ibig ng Diyos na ikaw ay pagalingin? Kaya huwag kang mag-aalinlangan. So the will of God is to heal every one of us. Amen po ba? Kalooban ng Diyos yan. Kaya hindi ka magbabaka sakali sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Kaya pwede kang humakbang dun sa kalooban ng Diyos. Ang ibig ng Diyos, ibig ko rin. Gusto mo bang ikay malusog? Gusto mo bang ikay walang sakit? At ito'y gusto rin ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, apat na bagay ang nais kong ipahayag sa inyo. The first thing, know Jesus personally. Kailangang kilalanin mo si Jesus Kristong personal. Personal. Ngayon, atin pong unawain paano natin makikilalang personal ang Panginoon. So, kailangan ikaw ay laging nakikipag-usap sa Kanya. Kaya, napakahalaga na ating isabuhay ang personal na pagkakilala natin sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Kayo ba'y malakas sa Panginoon? Uulitin ko at lalakasan ko ang aking tanong. Kayo ba'y malakas sa Panginoon? Yes! Purihin ng Panginoon. Kayo ba'y malambing sa Panginoon? Yes! Ayan, purihin ng Panginoon. So, isang bansa na ang mga mamamayan ay matindi ang pagkakilala sa Diyos, isang pamayanan na malulusog. At kailangang magsimula ito sa bawat isa na naririto. Alam mo ba kung bakit gusto ng Diyos na ikaw ay malusog? Pero atin pong unawain. Sa Mark 5:36, ito lamang po ang itanim mo sa iyong puso. Huwag kang matatakot sa iyong nararamdaman. Hindi ka mamamatay. I tell you, gagaling ka. Ano po ang sabi ng Mark 5:36? As soon as Jesus heard the word that was spoken, He said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Sabay-sabay po tayo. Be not afraid, only believe. Ulitin po natin. Be not afraid, only believe. Kaya huwag mong katakutan yung iyong nararamdaman. Sapagkat ang takot ay nakakaparalisa. Amen? So, huwag mong pakikiramdaman yung iyong nararamdaman. Dahil matatalo ka nung iyong nararamdaman, basta paniwalaan mo na gusto ng Panginoon na ikaw ay pagalingin.
Be not afraid.